Hindi tayo titigil hanggat di nagwawagi ang ating mithiing magkapantay-pantay. Walang magsasamantala, walang mang-aabi, yan ang sandigan ng ating pamumuhay. Mahal na mga kapwa-aktivista, nagagalak akong makalam na bubuhayin muli ang paaralang nasa aking pangalan na inilunsad noong pang 2010 at ngayon ay partner ito ng iba't ibang organisasyon na nakapaloob sa Bayan Metro Manila sa pagtatanghal ng talakayang ito hinggil sa paksang ang kilusang paggawa, mga hamon at hinaharap sa kasalukuyang pandemya at krisis pang-ekonomiya. Mainam na may pangunahing diin tayo sa pag-organisa sa hanay ng uring banggagawa sapagkat sa rehiyon ng Metro Manila, nagkakarami ang mga mamamayang nasa uring manggagawa. Karapat dapat lamang na harapin ng kilusang paggawa ang mga problema nila bunga ng pandemya at krisis pang-ekonomiya at alamin upang isagawa ang mga posibleng solusyon sa maigsi at mahabang panahon. Bago pa sumulpot ang pandemyang COVID-19, may malubhanang krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista dahil sa pinalala ang krisis ng labis na produksyon ng patakarang neoliberal at mabilis na gastos para sa militar at sa paglulunsad ng mga gera ng agresyon. Sa batayan, ibig sabihin ng krisis ng labis na produksyon ay paglaki ng kapital sa kamay ng mga monopolyo kapitalista at pagliit ng kita ng mga manggagawa at kung gayon pagliit ng kakayahan nilang bilhin ang mga niyari nilang produkto. Bukod pa sa pagsasamantala sa proseso ng produksyon sa pamamagitan ng pagutot ng labis na halaga mula sa pinakamalaking bahagi ng halaga ng nalikha ng mga manggagawa, ang burges na estado ay nagpapataw ng mga buwis sa masang konsumidor samantalang pinababa ang buwis ng mga kapitalista, binabawasan ang gastos para sa mga serbisong sosyal sa kalusugan, edukasyon, pabahay at iba pa at pinalalaki ang gastos para sa militar at mga gera ng agresyon. Sa malakolonyal at malapyudal na naghaharing sistema sa Pilipinas, lalong pinaliit din ng neoliberal na patakaran ang kita ng mga manggagawa at pinatawan pa ng gobyerno ng malaking buwis ang mga batayang kalakal na binibili nila at kung gayon sabay ang pagliit ng sahod at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa kabila nito, lumalaki ang kita ng mga monopolyo, mga malaking komprador, mga panginoong may lupa at korap na opisyal na nabubuhay sa luho at pinalaki ang gastos para sa korupsyon, mga militar at pulis at mga proyektong walang silbi sa masang anakpawis. Pagdating ng pandemyang COVID-19, hindi inagapan para hindi kumalat kundi lalo pang nagpapasok ang rehimeng Duterte ng kalahating milyong Chinong turista at sugarol sa kasino ng higit sa 2 buwan. Nang mag-lockdown magmula Marso, ipinangako ang mass testing at ayuda sa mga taong mawawalan ng hanap buhay. Sa halip, ang inatupag ni Duterte at mga kasapakat niya ang pagnakaw ng dandang bilyong piso mula sa pondo ng bayan, pangungutang pa ng trilyonan sa ngalan ng pandemya at panunupil ng masang pinagkaitan ng ayuda at sinisising mga pasaway. Ginawa ni Duterte at mga kasapakat niya ang pananakot sa masa, pagsupil sa karapatan ng malayang pagpapahayag, pag-railroad ng batas ng terorismo ng Estado at paghahanda para maghari si Duterte lampas sa 2022 sa pamamagitan ng charter change at kunwari pagkakaroon ng federalismo at parlamentarismo. Nagkakasabay ngayon sa Pilipinas ang paghahari ng kasakiman at pagmamalupit ng isang maliit na gang ng mga oligarko sa pamumuno ni Duterte laban sa sambayan ng Pilipino.
Nagbubunga ito ng ligalig at ibayong paglaban ng masang Pilipino sa tirano, traidor, berdugo, mandarambong at manggagadyong rehimen ni Duterte. Labis na labis ang pangapi at pagsasamantala sa sambayan ng Pilipino, lalo na sa mga nakpawis. Kung gayon, hindi sila mapigil na magpahayag ng mga hinaing at demanda. Sa buong bansa, gumagawa sila ng kilos protesta. Mahalagang papel ng masang lumalaban sa imbing rehimen sa sentrong rehiyon ng bansa dahil nagbibigay hudyat ito sa pakikibaka sa pambansang saklaw. Kasabay nito, ang mga armadong revolusyonaryo sa kanayunan ay nagsisikap na maglunsad ng mga opensiba nang sa gayon mapalakas ang namumunong partido, mga organisasyong masa at mga organo ng kapangyarihang pampolitika. Sa pamamagitan ng legal na pagkikibaka, pinaggugumit ang masang Pilipino na itigil ang militaristang patakaran ng rehimen at huwag harangin ang medikal na solusyon sa epidemya. Ibigay sa masang nawalan ng hanap buhay ang ayudang ipinangako, magkaroon ng bukas na pagtutuos sa gastos ng gobyerno, ibalik sa pinakamadaling panahon ang mga trabaho at iba pang hanap buhay na nawala, panagutin ang mga magnanakaw at iba pang kriminal sa rehimeng Duterte at patalsikin ang tiranong Duterte na admitidong inutil sa pagbaka sa pandemya at bentador ng mga karapatang soberano ng Pilipinas sa China. Tuwing magsalita si Duterte sa publiko, lalong magulo at baliw ang mga pahayag at lalong halatang wala siyang balak para labanan ang pandemya at pigilin ang pagbulusok ng ekonomiya. Habang lumalalang pandemya at pagbulusok ng ekonomiya, puro kabulastugan ang sinasabi ni Duterte para ikuble ang garapal na pagnanakaw sa pondo ng bayan sa ngalan ng pandemya at para pasidhin ang paninisi at pananakot sa sambayan ng Pilipino. Kagyat na tungkulin ng sambayan ng Pilipino na patalsikin si Duterte sa poder, mayaman ang karanasan ng sambayan ng Pilipino sa pagpapatalsik sa isang pasistang diktador tulad ni Marcos. Kaya nilang patalsikin ang garapal at baliw na berdugo at mandarambong tulad ni Duterte. Palakasin at pakilusin ang isang malapad na nagkakaisang hanay ng batayang masa ng anak pawis, mga panggitnang saray at mga konserbatibong pwersa na umaayaw o suklam na sa mga dambuhalang krimen ng rehimeng Duterte. Ang kilusang pagpapatalsik sa halimaw na Duterte ay muling malaking pagkakataon para lumakas ang mga legal na puwersa ng pambansa demokratikong kilusan. Kasabay nito, magiging mapagpasya ang paglakas ng demokratikong rebolusyong bayan sa pamamagitan ng digmang bayan para matiyak na ang pagpapatalsik sa isang halimaw ay hindi lamang magbubunga ng iba pang halimaw at mananatili ang bulok na nag-aaring sistema, kundi pagbibigay daan sa malaking pagsulong ng revolusyonaryong kilusan ng sambayan ng Pilipino. Kung sa pagpapatalsik kay Duterte, mangibabaw ang malawak na hanay ng mga makabayan at progresibong puwersa, posibleng magkaroon ng makatarungang kapayapaan sa pamamagitan ng usapang pangkapayapaan ayon sa The Hague Joint Declaration bilang balangkas. Malaking tagumpay nito na meron ng Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law. Mapapabilis ang paghatag ng pundasyong ng makatarungang kapayapaan kung may programa ng tunay na reforma sa lupa at pambansang industrialisasyon batay sa pagtitiwala sa sarili at may malaking tustos mula sa patansyang $26 trillion na halaga ng langis at gas na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Makakakuha ng teknolohiya para sa pag-ahon nito ng walang pagpapaloko sa imperialismo ng China o US. Kung sakali makayanan pa ni Duterte na magpanatili sa sarili o sa kanyang manika
sa kapangyarihan ng lampas sa 2022. Ibig sabihin na matagumpay siya sa paggamit ng dahas at panlilinlang at nasupil ang lumalakas ng kilusan sa pagpapatalsik. Sa madaling salita, walang magagawa ang sambayan ng Pilipino para magwage kundi lumahok sa armadong revolusyon na sinasagawa sa pambansang Saklaw. Sa gayon, pansamantala lamang ang panalo ni Duterte at babalikan at ibubuwal siya ng malaking unos ng armadong revolusyon. Isa pang posibilidad ay may pangkat ng militar na mangagaw ng kapangyarihan laban sa sambayan ng Pilipino. Kung mangyari ito, dapat ding labanan ng puspusan ng demokratikong revolusyon ng bayan. Pinakamahusay na sa madaling pagpapatalsik kay Duterte ang pagpalit sa kanya ng vice-presidente bunga ng pag-alis ng suporta ng militar mula kay Duterte sa layuning makabayan at demokratiko. Mas mabuti na ito kaysa palitan si Duterte ng kanyang manika o ng isang reaksyonaryong grupo ng militar. Sa ngayon, nakakarami sa loob ng reaksyonaryong militar ang mga opisyal na may palagay na pahamak si Duterte sa Pilipinas dahil sa labis na pangapi at pagsasamantala sa bayan at dahil din sa pagiging taksil ito sa pagiging bentador ng mga soberanong karapatan ng Pilipinas sa China. Minoridad ang mga opisyal na sumusuporta kay Duterte sa taksil na linyang magsisilbi sa dalawang imperialistang amo, ang US at China, na nagbabangayan na. May posibilidad na ipalit sa baliw ng presidente ang vice-presidente alinsunod sa prinsipyo ng constitutional succession. Anuman ang mangyari, dapat handang malawak na masang Pilipino na lumaban para hindi mangibabaw ang mga halimaw ng bulok na nag-aaring sistema. Kung hindi mapatalsik si Duterte o kaya papalitan lamang siya ng isang halimaw na katulad niya, lalaki lamang ang pagkakataon ng sambayan ng Pilipino at mga puwersang revolusyonaryo na ituloy ang laban hanggang ganap na magtagumpay ang bagong demokratikong revolusyon na may sosyalistang perspektiba.